Sa bahay na ito ay mayroong dalawang mag-asawang nagsasama. Subalit ang kanilang pagsasama ay nabahiran ng samot-saring reaksyon sa kanilang kapitbahay, sa mga taong nakakakilala sa kanila. Ganon din ang kanilang pamilya. Ito ay dahil hindi sila magkaedad. Matanda na kasi si Nanay Aracela. 60 taon na siya, senior citizen. At ang kanyang naging asawa ay yung laking mas bata sa kanya. Tatlo na. Tatlo? 60 ako nung kami magsama. Hindi matanggap ng pamilya ni Nanay Aracela, lalo na ang kanyang mga anak, ang kanyang pag-aasawa. Subalit ipaglalaban daw niya ang kanyang pagmamahalan sa kanyang asawa na si Ryan. Hindi pa matanggap. Baba. Eh, sabi ko naman dito, hayaan na niya. Basta mahalaga kami, nagsasama ng ayos. Sadya, pinaglalaban ko ng... Sabi ko nga, kung ako iiwanan nito, papakamatay na lang ako. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Tao po! Hello. Magandang hapon po. Hi, Nay! Halika po, Nay! Kasi may aso po din sa bahay nila. Okay, ano pong pangalan nyo? Araceli. Araceli? Pwede po akong pumasok? Mm. Pwede po? Pwede po pumasok. Oh, sige, pasok ako. Pasok kayo. Yung aso nyo po hindi nangangagat? Wala mo nga muna. Ha? Yan po ba ay nangangagat o pumakagat? Ay, kuya. Upo po tayo dito. Ay, bago pa kasing panganak ko, kaya gayaan. Ilang araw lang siya makakagat. Ah, o. Oh. Ay, siya. Sigurado pong hindi kami kakagatin yan. Ano po? Ito kayo? Oo. Oh, sige po. Nalagay ko lang po ito dito. Yan. Okay, tapos akin na po yung kamay mo, Nay. Kukuha na kita ng dugo. Baka ikay high blood. Kung ilan po dugo nyo? Basa nyo? Hindi ko masyadong kita. Hindi mo masyadong kita? Wala, ano ho ang mata ko. Okay, ikaw po, kuha na kita ng dugo, baka po kayo high blood eh. O, nabasa mo kung ilan? Ilan? Wala? Wala? Wala talaga kasi mic to. Nagulo ko kayo. Okay, ano lang yan para tumawa lang po kasi baka natinetense kayo eh. Okay, matitense ha? Oh, okay. Mag-i-interview lang po ako sa inyo. Ito po ay final na interview na. Oh, isasabak po kasi sa X-Factor. Joke lang. Alam mo, Nay? Araceli. Araceli. Si Kuya? Ryan. No? Ryan. Okay, ilang taon po si Nanay? 62 na. 62. Ikaw, Kuya? 36 na. 62 tsaka 36. So, kayo ay mag-asawa. Okay. Huwag po kayo magagalit ha, mga tanong ko. Bakit ganun kalayo yung edad ninyong dalawa? Ay, yun naman eh, ano ko lang. Ako may asawang tunay, ako nabalo. Ah, nabalo. Tapos kuya? Nabalo din. Ah, paras kayo nabalo? Paras kami balo. So kayo nagkatagpo? Okay, parang ano po ito eh. Ah, kasi... Mapapansin nyo, si Nanay ay senior na, si Kuya naman ay bata pa. Paano po nagsimula yung love story nyo? May mga kaibigan kami. Mm-hmm. Pinakilala siya sa akin. Okay. Yung, kami? Nagka-text. Okay, so nagka-text, gano'n, text. Mm-hmm. Tapos, si Kuya, saan po nagtatrabaho ka dati? Nagtatrabaho din? Mimintas po na nga yung mangga. Mangga? Okay. Ikaw nabalo ka din? Mm-hmm. Okay. Tapos yun, dun na nagsimula. Mm-hmm. Okay. Anong sa'yo, Nay, kahil nabalo ka, ano po yung saninong pagkamatay na asawa nyo?
Ano po siya? Atake. Atake? Ikaw naman? Ano, nagkasakit po. Nagkasakit? May anak ka po, Nay? Opo. Ilan taon po? Anin po. Ilan po anak? Anin. So malalaki, may mga asawa na rin? Oo. Wala po. Wala. 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 So ilan taon na po kayo nagsasama? Tatlo na. Tatlo? 60 ako nung kami magsama, wala pa akong 60. Ah, okay. Okay. So sa doon lang sa pagpapakilala ng kaibigan, doon po kayo nagkakilala. Mm. Tapos kami nagkatawagan sa cellphone. Okay. So hindi pa kayo nag-meet na? Nung alam mo siya na bata pa sa'yo? Nung nagkakatawagan sa'yo? Ikaw naman, alam mo din na gano'n na yung edad niya. So saan kayo nagkita? Dito rin sa Kalitisan. Dito sa Kalitisan na? Dahil tagaroon sila doon nakatira sa Kalitisan eh. Ako naman may anak din sa Kalitisan. Okay. So nag-meet lang kayo ganun, yung dalawa. Anong naging reaction mo? Ayos naman. Ayos naman. So nag-usap lang kayo, tapos nagsama na kayo. Mm-hmm. Ha? Anong reaction ng anak ninyo po nung malaman na mas bata yung pangasawa? Nagalit ho sila. Ano pong sabi nila? Sabi nila eh, baka raw ko tutan lang nito. Palibasay ako matanda dito. Baka kayo ay tutan lang. Ibig sabihin nyo, may pera pa kayo noon? Wala naman akong pera noon. Akala nila siguro itong lupa ko i-aanohin yan. Ah, ibig sabihin sa inyong lupa ito? Okay. Kayo po ba ikinasal? Nito ha? Hindi yun. Ah, hindi. Doon ako kasal sa una kong asawa. Okay. So pwede rin naman kayo magpakasal dahil ano eh, di ba? So hanggang ngayon po ba hindi pa natanggap ng mga anak niya? Para pong hindi pa matanggap. Baka? Eh sabi ko naman dito, hayaan na niya. Basta mahalaga kami ang nagsasama ng ayos. Okay. Masyado nga nagiging hirap na ito sa tayo bang ito ng aming bahay. Uh-huh. Doon na may pasat umuloy siya. Bagos-bos na ako sa bubong. Uh-huh. Hindi ho naman ako nahingi sa kanila ng tulong. Basta kami nagsisikap ng aming pagsisikap. Okay. Ilan po yung anak niya ulit? Anim. So, ibig sabihin hindi pa nila tanggap na parang niya. Hindi pa yata. Sa side mo naman, kuya, mga magulang mo, buhay pa ba? Buhay pa ho ang isa ho, yung nanay. Okay, tanggap niya pa? Hindi pa ho alam na may asawa ho ulit. Hindi pa ako nakaka-uwi ho eh. At taga saan ka ba? Sa Quezon ho. Saan sa Quezon? Infanta ho. Ah, taga Infanta ka. So ibig sabihin hindi alam ng magulang mo na nag-asawa ka ulit. Mm-hmm. Sigurado ka na wala kang anak? Wala ho. Wala? So umalis ka lang doon dahil nagtrabaho ka ba dito sa Batangas? Mm-hmm. Okay. Gaano mo kamahal si nanay? Mahal ba? Mahal mo siya? Mm-hmm. Ikaw na eh, mahal mo siya? Mahal ko rin. Tingin ka nga sa kanya. Tingin ka na. Okay. Kasi, di ba, alam ko pinagdaanan nyo yung mga bagay na yun ang yung sasabihin ng ibang tao. Meron po bang ganun? Parang meron din ha. Okay. Lalo dito, no? Na, hindi yung nawawalan yung mga, alam ang tawag doon sa gayon. Marites. Marites. Opo. Hindi na nawawala yung mga marites. Paano nyo po nilabanan yung ganong bagay? Nilalabanan na hulaang namin. Pero ako talagang namayat ako. Ah. Hindi ako mapagkatulog at sabi ko eh, bakit kaya naman kami ginagayo nila eh, kami naman hindi naman kami na ano sa kanila. Basta kayo po ay nagmamahalan. Hmm. Okay, si kuya, dahil wala naman sa'yo nakapakilala dito. Pero ngayon, palagi kayo mapapanood ito sa Infanta, okay lang sa'yo? Panood na ho kami ng aking mga anak eh. Oo. Pati yung nasa ibang bansa, kita na panood na. Eh, si kuya napanood sa Infanta? Iwan ko lang ako yun eh, napanood sa'yo. O dahil hindi alam ka mo ng mga magulang mo po. Ilang taon na ba yung nanay mo? Mag-70 na ho. Ah, mas matanda pa sa inyo. Yung mga anak mo po ba napupunta dito? Hindi. Hindi? Nasa Cavite sila may mga pamilya na. Dito sa Batangas ba lang? Meron nang hindi ko nagpaparito.
dahil may itampo sa iyo? Hindi ko alam kung ba't sila ayaw pumunta. Pero kayo'y nagkakatawagan mo lang? Hmm. Okay, Nay, meron ka bang mensahe sa mga anak mo? Dahil syempre, mas pinili mong nag-asawa ka ulit. Hmm. Para kasi sa kanila, siguro ay dapat nasa kanila ka na lang. Yung ganun. Hmm. Kaya ano po yung mensahe mo mga sa mga anak? Eh, ako na may diyan nag-asawa. Ako na may nang walang asawa, pinababayaan din nila. Hindi naman nila ako binibigyan ng... binibigyan pag ako nahingi. Pero pag hindi ako nahingi, pinababayaan nila ako. May tampo ko po ba sa kanila? Talagang malaki ang tampo ko sa kanila. So kaya napilitan po kayong mag-asawa nila? Hmm. Ako nga hindi, dati dito nakatira. Sa Cavite ako na natira. Ako doon sa akin mga kakilala sa Cavite, nakikituloy na ako. Pag ko kami naaalaan doon mga matatrabaho, doon na nasama ako sa kanila. Nakatikim ako mga maminta. Yun, ako'y balaw. Okay. So ngayon, kayo pong dalawa ay namumuhay dito, Thailand, dalawa. Ang bahay po kasi nila ay magkikibana rin yung mga dinding nyo po. Oo, talagang ito'y ano, makapaghangin ng malakas-lakas, ibagsak na. Ito'y purong kawayan. At yan ang mga aming mga yerong yan, pinanghingihulaan namin dyan sa mga kapitbahay namin. Anong trabaho ni Tia? Ano pong trabaho niya? Na mimitas mo ng mga. Malayo yung gap, no? At dumating sila sa punto na nagtatagpo. Para dun sa mga nanonood natin na age doesn't matter. So pinatotohanan nila yun. Gaano ka-importante yung pagmamahal sa iyo? Yung ano ho, magsasama ho ng yung masaya ho na wala hong away sa mag-asawa. Okay, so kayo ay hindi nag-aaway? Hindi ho kami nag-aaway. Harap ka nga kay nanay. Mm-hmm. Ayan o. Kasi kinikilig ako sa kanila eh. Okay, naihina rin ako. So, kinikilig ako sa inyo eh. Okay. Dahil 3 taon pa lang kayo nagsasama. Paano nyo tinanggap sa sarili nyo na ikaw asawa ko na, asawa mo na siya? Ano ko, manindigan mo sa sarili ha. Pinanindigan mo na siya? Okay. Ikaw na ay? Pinanindigan ko na rin siyang asawa ko dahil siya naman talaga nakaka-ano sa akin ang aking paghihirap. Okay, so kamusta po ang pagsasama niyo? Na ayos naman. Nag-aaway pa kayo? Kami okay. Nag-aaway. So punong-puno lang ang pagmamahalan? Pagka kami medyo ano na, pagka kami parang hirap na, nagawa kami ng paraan para kami umikabuhay. Ang tulad kanina, namili kami ng kainito, nagtinda kami. Meron na uli kami kaunting kinabuhay. Ito. Kayo ba'y nagaharutan pa? Nagaharutan pa kayo? Para minsan-minsan. Ayun! Minsan-minsan. Sayang all harutan. Oo, ayun. Kasi, di ba, matanda na si nanay. Yung pag lumabas kasi kayo, parang sasabihin ng ibang tao, alam mo, may bumili sa'yo. Ito yung bayad ko, abot mo sa nanay mo. Yung gano'n. Yung talaga nangyayari. Nangyayari. Ano po kira. Sinasabi niyo? Wala. Sabi ko yung ano ko yan. Asawa ko yan. Hmm. Okay. Proud ka na sabihin na siya'y asawa mo. Okay. At ikaw din naman ay gano'n. Pero minsan nakakainis na sasabihin sa inyo na ibang tao na bakit sila mag-asawa. Diba? Yun namang iba, sabi ng iba, may dami naman ikan nangyayaring ganyan. Nangyayari. Meron ganyan. Meron namang nagsasabing meron kabilisan ng bibig. So, ikaw ay, kumbaga, nangako ka na sa sarili mo na alagaan mo siya hanggang sa kanyang pagtanda. Kasi mas malayo yung edad mo eh. Okay, ano yung, ikaw na eh, ano yung kinatatakutan mong mangyari? Yun niya, baka ako'y iwanan niya, palibasa ay ako'y matanda sa kanya. Okay, baka iwanan. O ikaw naman? Ano, hindi naman ako ay iwanan. Hindi mo siya iwanan? O ano naman yung kinatatakutan mong mangyari? Yung lagi ko kaming ginuguluhan ng mga anak nila, pilit na pinaghiwalay.
ito nga ho, minsan nagpi-Facebook yan, nanonood ba siya sa Facebook. Ay, itong aking anak na nasa sakatan, nakaranta kang tawag. Yung pala, akong kakausapin, ito ang nakita. Pinagtungayaw. Pinagtungayaw ito. Yun na, dumating diyan sa kanila na kararating panggaling Katara. Okay, so talagang kayo pinaghihiwalay? Talagang, siguro yun ang ano nila. Yun ang kanilang... Okay, okay. Ano pong gusto niyo sabihin niyo sa mga anak niya? Kayo ay hindi... Ayun na, naman, sinasabi ko naman sa kanila, bakit ba kayo... totoong magagalit doon, yun ay yun naman ay hindi nagawa ng masama. At sino namang magsabi sa taga rito, napakasipag na tao. Ito ay walang bisyo. Kayo lang ambisyo niya? Ako lang ambisyo niya. Oo, okay. So si nanay ay pumag-ibig at sana ay matanggap ng kanyang mga anak kasi nagmahal lang si nanay. Legal naman. Ayun niya ang ika-ano ko eh, baka sila mag-ano at gawa ng nangyaring ito. Akala, baka isipin nila na sila ay aking, hindi ko sila pinagmamakahiya. Ay, anong magagawa? Eh, so ito ang aming buhay. Iyan ang sinapit ng inyong buhay. Mm-hmm. Tanggapin na lang na. Sana matanggap ng kanyang mga anak, tanggapin niyo po na, although mahirap, dahil siyempre, parang anak niyo na lang ito eh. Mm-hmm. Di ba? Ay, yung akin yung patatlo yung matanda sa rito eh. Mm. Yung patatlo ko, lasa ko 38 na. Mm. Ayun ang panganay ko, ano, si 40. Mm. Ay, ako matanda siya sa, bali ang tatlo yung kasi matanda sa rito ngayon. Okay. So, dito po sa pamumuhay niyo dito, medyo hirap kayo. Yun, yeah, mahirap po. Ayan, kasi yung bahay talaga nila. Oo, oh. Oh, talaga kung hindi kami... Hindi... Oh, ano lang, purong trapal? Oo. Oh, oh. Ikaw lang gumawa nito? Mm-hmm. Oh, okay. Gaya ho kami, gusto nga namin yan, ahingin ng kuha yung pambabong namin niya. Hmm. Tulad ng isang araw umulan, sadyang kami ho, walang matigilan. Wala kayong matigilan? Ayan, yung loob namin yan, panay na panay ang tulo. So, kailangan nyo dito yero? Hmm, kailangan ho namin talaga yero. Ay, di bumili ka? Ha? Magaling. Wala akong pambili? Wala akong pambili. Ay, bibigyan kita pambili. Wala kang pambili, Nay! Sana ay makatulong po ito sa inyo. Ito po ay galing sa PP team. Ito, Nay. Tanggapin mo po, ha? Para kahit paano po ay makatulong sa inyo. Pagsikapan mo lang, Kuya. Sana ay yung pangako mo kay Nanay, huwag mo siyang iwanan kasi matandaan na yan. Gusto niyo ikasal ko kayo? Joke lang. Oo. Nakakatuwa kasi kayo ay nagmamahala. No? Kahit anong sabihin ng mga anak niyo, talagang pinanindigan niyo po. Pinanindigan ko talaga. Sadya pinaglalabang ko ng... Sabi ko nga eh, kung ako iiwanan ito, papakamatay na lang ako. At naka-anon Diyos talaga. Bakit mo nasabi na yun? Hindi rin ho naman ako kinukunya ng aking mga anak. Kaya sabi ko sa kanya nung parmerong ako i-anuhin niya, pag ako iniwanan, may papakmatay na lang ako. Noon niya ho, ako nunguha ng paminta eh. Anong taas ng paminta? Sabi ko doon sa baysan ko eh. Baysan, ako kaya makatalo na lang dito. At ako'y mamatay na. Masakit po ba sa inyo? Sadyahong ako eh, hindi ko alam kung bakit ako eh, inano na aking mga anak. Kalibasan noon eh, ako yung nabalo ng maaga. Masakit sa pakiramdam po na yun, hindi kayo natatanggap ng mga anak niyo para sa akin. Hinahayaan ko na nga lahat. Hindi ho naman ito nagawa ng masama. Talaga ho naman siya nagpapakasumikap. Okay.
may gusto po ba kayo sabihin sa kanya? Ano po yung gusto mong sabihin? Sabi ko nga lang sa kanya, huwag siyang mag-alaala at hindi ko naman siya, siya naman ipinagtatanggok ko sa aking anak. Noon niyang ito eh, noon niyang ito minura eh, sabi ko, bakit ba minumuran mo? Wala namang, hindi naman nagawa ng masama. Sabi nga nito sa akin, pagka ikakuan eh, umuwi na kata sa amin. Ikakuan pa paano itong aking lupa, minanak ko pa sa aking nanay. So, ibig sabihin, ikaw ay handang iharap siya sa magulang mo. Mm-hmm. Oh, mahal na mahal ka niya na yun. Dadalhin mo siya sa Quezon. Handa ka rin harapin yung sasabihin ng ibang tao. Uh-huh. Kasi, for sure, mapapanood siya sa Infanta. Dalangin ko na sana ay pagtibayin niyo yung relasyon ninyo at matanggap kayo ng pamilya ng bawat isa. Nay! Pwede ba kayong mag-hug? Yakap. Ang cute. Okay, ang cute nyo. Kababayan, marami pong salamat si Nanay Roselly at saka si Ryan. Ryan. Ay, makasal din kayo kahit na ganyan yung sitwasyon po nila. Salamat po. Salamat.